Bakit ka naman lumaban? Eh, talaga lalaban ako. So, yan ang sinasabi natin. Let us be responsible of entertaining fake news. That is a fake news. Sir, lumaban eh. Nakita mo ba yung power na yan? Pagka ba humawak ka niyan, ang ibig sabihin niyan, hindi ka lalaban? This is the mere possession of this firearm is your arm to the teeth, and wala nang makakapagsabi na hindi lalaban ito. Di sana toothpick ang hawak nila, hindi lumaban. Nag-create na siya ng private army, sir. Paano po napunta sa ganitong sitwasyon? That was my question also. Muna yung akong pangatanan sa iya, pero meron nagkita may gabi eh. O sa iyang asawa, nga naman, nagpalit mo ng daghang pusil. Ang sama mo, sukol mo sa gobyerno. Nga naman, o karon, doon ay nangamatay. Duha, o gang sa critically wounded. Kinsa may mutabagaan ng sala. O, di ba? So, sabi ko, you have graduated from scammer or estafador into a murderer. Kasi you are prepared to die with this kind of firearms. But of course, with the superior strategy and training of my men. Alam niyo ba yung operation na nangyari? Parang beach landing, parang World War II. Kasi napaka secluded ng lugar. Tapos we can only approach from the sea, not from the road. And we have to walk several kilometers under the cover of darkness. Gabi, niyabot may buntag na. So, as you can see, even one of these light machine guns na nagamit na sakto, daghan man mga matay na sundalo ko o police o coast guard. So, ako'y nangutana sa iya, nga naman nag-assemble mo ng mga ing-ani kadako na gusog ng mga armas o mga tao. O doon na pa'y namatay. Eh, ministro ka kakako, di ba? Ministro, you're supposed to be spreading the love, the word of God. Love thy neighbor, ana-ana. Nga naman, ay siya na yung makatubag ninyo. Yes, sir. In this press concern, hindi po ba pwede si Apolinary matanong, sir? Hindi po. May right siya eh. Karon, giprocess lang din sila diha. Pero kung bago namin i-transfer sila sa ilang investigation room, kumutubag siya, nasa iyan na to. Yes, sir. Follow-up ko lang po, sir. Sir, pwede po ba malaman po natin, kunting senaryo lang po, sir, during the raid ng tauhan po natin, ano po senaryo? Nanlaban po sila? May nangyari ba talagang bakbak? I have my ground commander here, Colonel Roger Quisada, who is my deputy regional director for operation. He was the ground commander. Ang spearhead ay itong si Colonel Gil Toralba. Of course, ang ating yun sa tropa, si Captain Edward Cantano. And the Coast Guard. Ito talaga malaki pagod, ano? Ano ba rago mo, commander? Ensign Nieto. Anong first name? Christian. Of course, kilala nyo itong ating RMG. Si Olyaging. Siya ang dusap complement ng RMFB. And of course, hindi matatawaran ang ating sub commander. Nandun din sila. At laki hirap niyan. Can you introduce your team leaders, Chris? Sir, I'm Police Lieutenant Colonel Christopher Mendoza, the Battalion Commander of the 1st Special Action Battalion of the PNP Special Action Force. With me during the operation is my deputy, Police Major Ernesto Atiga Jr. My company commander of the 11th Special Action Company, Police Captain Jomar Kilang. My company commander of the 14th Special Action Company, Police Major Tan Bulaglag. My company commander of the 15th Special Action Company, Police Major Jing Alarcon. And my two lieutenants, Lieutenant Obiena and Lieutenant Isip. We are all together during the operation, together with the RMFB, with the Coast Guard, with the RSOG, and other operatives of the Police Regional Office 13. Of course, ang ating command group sa support, ang head natin dyan, ang ating DRDA, Police Brigadier General Jimmy Limacaraeg, ang dakilang abala
ang ating TCRS, Colonel Jerry Portacio. Now I will give you on what is the operational condition during the implementation of the warrant of arrest and the search warrant. Nandito ang ating DRDO, Colonel Roger Quisada. Magandang umaga po sa ating lahat. Ano? Itong operation na to ay talagang combined effort po to ng ating PNP, ng of course yung SAP, Coast Guard, and then with the support of the Philippine Army, ano. So yung lugar talagang napaka secluded, malayo. So we have to use sea vessels. Transport po yung SAP proper natin from Beach Lake going to Lingig. Travel time about more or less 4 hours. So during that the whole night, nagka-travel yung tropa. Then the approach, umapros na by Beachland and the other group of Kernel o Laging, in-approach namin dito sa harapan, sa main gate. So sabay po yan na pumasok. Unfortunately, lumaban po yung last tao niya dito sa Bay Beach Landing Zone. So doon po nagkaroon ng patbakan. So dalawang tao yung yes sir. Anyway. Thank you so much, sir. Of course, sila. Hindi naman magpapaputok yung tropa natin kung wala silang walang putok na nagagalit sa kalaban. Next question, Joy Di Kamutan. Magandang araw po sa lahat ng mga ating mga magigiting na mga PNP. Sir, sa ginagawa niyong initial investigation, paano nila natupuslit itong mga sangkatutak na baril at saan nila na ito nabili? That is the subject of our investigation. As you can see, in the first place, it was only an information. So we have verified and by several sources from within and without that there exists a group of people roaming around and believed to be CAPA members. That was the only report, CAPA members. So it went to the process of validation. So after that, we have executed. Talagang it's a long procedure of surveillance and the processing of information. We have to recruit our assets and of course ang tulong ng ating NICA on the IT side of the signal intelligence, hindi matatawaran. So it resulted and of course the planning and the execution talagang maingat na pinagplanuhan to, dahil kaya nga walang casualty dun sa atin at minimal din ang casualty sa kanila kasi madali ding silang nasubdue. Otherwise nga, sabi ko sa inyo, kung nakaputok ng todo itong lahat-lahat ng params na to, maraming mamamatay. So that is the testament to the level of professionalism ng ating mga tropa dito sa Caraga, not only the PNP but to include our brothers in the Coast Guard and in the Armed Forces. Kaya meron tayong na-accomplish na ganitong kalaki. Sana po malaman namin sa takbo ng investigation nyo, dahil para yung taong bayan hindi magsiga, makakago meron na both in the government site na nagbenta ng parin. Yes, that would be part definitely of our investigation. So far, the main part here is the implementation of warrant of arrest and the implementation of the search warrant leading to a positive result. That is our primary investigation. But I have, as the chief have instructed, I'm already creating a special investigation task group to be led by the DRDO as the special task group commander. So we will invite the CIDG, the crime lab, the intelligence community to get to the bottom of thing and to provide assistance to other complainant who may have right to claim their money
on how to go about it, I'm designating again Police Colonel Roger Quesada as the Special Investigation Task Group Apolinario, CAPA. So that all complaints pertaining to the activity of the said group, both the international and the one that was created here in Bislig and Jensen, General Santos City, and will be addressed. So later on, we will come up with a hotline so that our people can talk to them and schedule whatever legal assistance or initial police action that we can provide, because as I've said, this group of Apolinario have victimized really quite a number of people here in Mindanao, and some of the investors are from even from Visayas and Manila. So duly noted, and we will do this. One last question, sir. Apolinario is facing a syndicated Stapa. What about his private army? What is That is bukod dun sa iyang warrant of arrest, no bail sa syndicated Stapa, tapos sa illegal possession of firearms of and explosive, he will be also charged with direct assault and illegal association. And we are also looking into if there is additional case, because people died. These people who died must be attributed to somebody, and since he gave the order to amass this firearm and fire upon the law enforcer, he is liable. Thank you, sir. Next is from Love Radio, Martin D. Bernard Panisalis. Yes, sir, from Net TV and Love Radio. My question is, there are some informations nga nakuha namin, no, sa online, that wala raw nangyari na ano, wala raw nangyaring bakbakan at may negotiation daw. At sabi pa niya na hindi totoo na inaristo, but sumurrender daw. So can you clarify on this mga lumalabas na ganitong class information? Sino ba yung source mo? Pwede ko bang kuna ng statement yan? Yeah, mga yung mga ano lang, I don't know kung mga supporters sila. Siyempre, as a reporter, you're responsible. Yes, sir. Before you put up any issue, you have checked. Yes, sir. Your resources. Meron ho kami, sir. Sino? Kukuha na ako ng statement. If that allegation is true, we will investigate it. But as I said, the moment na nakita yung tropa natin, we were fired upon. And, but they surrender later on. Talaga okay. Naman yung iba, nakakita lang ng picture eh. Sabihin eh, sumurrender na eh. Yeah, tama. So if there is a truth to what he is alleging, come forward and stand by your word. I will investigate. Sign for it. That's the problem with fake news. Okay, sir. So wag tayong basta-basta naniniwala na may sinabing ganon. Wala naman sa area, nakakita ng isa dalawang picture, eh na-conclude niya na na hindi lumaban. Was he there? Okay. If that person were there, he's a reliable. Oh. Sabi ito na mismo, sila natanongin mo dyan eh. Sila mismo eh. Bakit ka naman lumaban? Talaga lalaban ako. So, yan ang sinasabi natin. Let us be responsible of entertaining fake news. That is a fake news. Sir. Lumaban eh. Nakita mo ba yung power na yan? Pagka ba humawak ka niyan, ang ibig sabihin niyan, hindi ka lalaban? This is the mere possession of this firearm is your arm to the teeth, and wala nang makakapagsabi na hindi lalaban ito. Di sana toothpick ang hawak nila, hindi lumaban. So, I suggest people to be responsible. May nakita lang kayong picture, isa dalawang picture dyan eh, kung ano na ang pinagsasabi nyo. Nakita nyo itong firearms na to? Alam ka naman, nilaglag ng pulis to. O, pag ganitong karaming firearms, wala ka ba intention lumaban? So, that's my answer to that. And he, if he is true to this word, take a number of this media. I would like to take the statement of that person alleging that ganyan. I will investigate that. I do not tolerate execution style operation. So, I will investigate. Take the number and we will get the statement. Mga kapamilya, padayon natong sundan ining maong kaso ni Kappa founder Joel Apolinario. Nol poneun seunggang ihaega deosseo.
Leban, yeah, yeah.